alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magtiwang tayo sa ating devotion. Purihin ang Panginoon. Iba po ang Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Pagsamo ng bayan mo, iba po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo po na kami ay mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alamin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kami na naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga Hentil. Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos
upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian.
Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, sapagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nakikiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka. Gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinukang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay may makusay na ginawa na paraan kaysa mga anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ayon sa ating Ebanghelyo, sa talinghaga ng ating Panginoong Jesus, may isang mayaman na may isang katiwala. Itong katiwala, inatasan ng kanyang amo na ng isang tungkulin na gamitin ang kanyang mga ari-arian sa ikabubuti ng mga tao. Pero itong katiwala sa lugar na gamitin ang mga ari-arian ng kanyang amo sa ikabubuti ng mga ibang tao, ang ginawa ng katiwala
Ginamit niya ang mga ari-arian ng Panginoon para sa kanyang sarili. Naging napakarabot. Sapagkat hindi ginawa ng katiwala ang kanyang tungkulin na iniutos ng Panginoon sa kanya. Tinanggal siya sa kanyang pangangasiwa ng mga ari-arian ng amo. Hindi na siya naging katiwala. At ano ang mangyayari sa kanya? Mapapahamak itong katiwala sa iba't ibang paraan habang nabubukay sa lupa. Ano ang ganiwa ng katiwala? Para hindi siya mapahamak, sinimulan niya muli na isagawa ang tungkulin na iniatas sa kanya na kanyang amo. Sapagkat tumulong siya sa mga nangangailangan, ibinalik siya ng kanyang Panginoon sa kanyang tungkulin at hindi napahamak. Ano ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon? Ang bawat isa sa atin nilagay ng Panginoong Diyos dito sa lupa at binigyan tayo ng tungkulin na bilang pagmamakal natin sa Diyos, makalin natin ang ating mga kapwa. Tulungan natin sila sa kanilang mga pangangailangan. Lagi tayong magkawanggawa. Ngayon, kung hindi natin ginagampanan ang ating tungkulin, mapapahamak tayo habang tayo ay nabubukay sa lupa. Lalo na, hindi na tayo tatanggapin sa langit sapagkat kulang na kulang tayo sa pagmamakal ng kapwa. Kung ibig natin huwag mapahamak sa ating pagkukulang sa paggaganap ng tungkuling iniatas sa atin, simulan muli natin ang pagsasagawa ng tungkulin na iniatas sa atin ng Diyos. Magmakal tayo muli ng kapwa at sa ating magmamakal, maglingkod tayo ng husto. Kung nag-make up tayo sa ating pagkukulang, maaalis ang pagkahamak sa atin, makakatanggap ulit tayo mula sa Diyos ng mga biyaya. Gaganda muli ang ating buhay sa lupa. At kung namatay tayo, langit ang tungo. Kaya, gampanan natin lagi-lagi ang tungkulin na iniatas sa atin ng Diyos na magmakal ng kapwa habang nabubukay sa lupa. Iyan ang ibig ipaalam sa atin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamakal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na tumawag sa atin.
upang maging mga tapat na tagapangalaga tayo sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Ang ating tugon, banal na guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Banal na guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo. Banal na guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Banal na guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa, naway maging tapat at magalang sa isa't isa, manalangin tayo. Banal na guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Banal na guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Banal na guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kami, mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspus ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamakal. Ipagkaloob mo na kami ay makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay sa pamamagitan niya
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na mag-akin ng sarili nang kami ay matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo ay dito na banaag. Ito ang sangkatauhan na naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka kung may kapal, banal ang iyong pangalan, banal. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang
Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inianay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iatay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus, Nazareno, ay buti mo sa hirap at tusa, ika'y kasama ko. Ang samukot na salsanay pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Buong Jesus, Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y puporihin ko. Mahal na Poong Jesus, Nazareno. Poong Jesus, Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusa, ika'y kasama ko. Ang samukot dasal, sanay pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Buong Jesus, Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y puporihin ko. Mahal na Poong Jesus, Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakaw, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal.
ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga paalaala. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dakilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang bisa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasabi.
isamba ka namin. Pinipindog ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniktas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, inulwalhati ka namin.